So ayan na nga mga ka-explore, no? Nandito pa rin ako sa gubat dahil may sinabi sa akin si kaibigang Ibatan na makakatulong ito sa pagtugis ko sa kanila. So kanina nahuli ko na sana yung kasama ni Ragnar. Huli ko na, tatapusin ko na sana, pero pinigilan ako ni kaibigang Ibatan. Dahil sabi ni kaibigang Ibatan, biktima lamang yun. Yung kasama kasi ni Ragnar, mga ka-explore, bago lang niya nakuha. Nakuha niya. Tapos, niritwalan niya. Ginawa niya ang kagaya sa kanya. So, ano na rin siya. Yung utak ngayon ng taong yun, katulad na rin kay Ragnar. So, ang ginawa ni Ragnar, dahil sa kagustuhan niya na mas lumakas pa siya, yung bagong kasama niya ay tinuturuan niya rin paano pumana, paano sumibat. So, kung ano yung ginagawa ni Ragnar, itinuturo niya sa bago niyang kasama. So, ngayon, yung kasama niya ay isa na ring kagaya niya at delikado, katulad kay Ragnar. So, hindi tayo kanina kasi wala na eh, gusto ko talagang tapusin na. So, pinigilan tayo ni kaibigang Ibatan. So, ngayon, susundin natin yung advice ni kaibigang Ibatan na meron siyang sinabi na puntahan ako daw yung lugar na kung saan ay doon ay may palatandaan siyang sinabi. So, may bato daw doon. So, sabi niya, punta daw ako doon kasi may lagusan doon at babasbasan niya yung itak ko para magamit ko sa pakikipaglaban ko sa kanila. So, kanina, pwede naman daw ako makipaglaban doon, pero sinabi niya na masyado pang maaga dahil yung bagong biktima ay wala pa yung kasalanan. Hindi pa yun nakagawa ng bagong hawa, bago pa lang siya na hinawaan ni Ragnar. So, sabi niya, wag akong magpalalos-dalos kasi kawawa din yung tao. So ngayon, pag lumala talaga at nakagawa siya ng kasalanan, so mapipilitan tayo. So ito, dadalhin ko itong itak doon at babasbasan ni kaibigang Ibatan doon sa lagusan na sinasabi niya. So yung mga si Ragnar at yung kasama niya ay posibleng nasa paligid lang. So si Ragnar, parang napakabilis ni Ragnar, parang hindi ko siya mahuli-huli. Malakas kasi si Ragnar, malakas yung kapangyarihan niya. Pero yung kasama niya, pwede ko talagang madali yun dahil medyo hindi pa siya masyadong mabilis at malakas. So, nandito lang sila sa paligid, patingin ko. So, si Ragnar, tinatawanan lang po ako. Tumatawa lang siya sa akin. Tahan natin yun, hanapin natin kasi nandito lang din daw yun sa area na to. Ayan. So, nandyan si Ragnar, mga ka-explore. Susundan talaga nila ako. Ayan yung bagong kasama niya, mga ka-explore. Yan sana yung tatapusin ko kanina. Ayan. Nakatutok pa yung pana ni Ragnar. Maraming
beses na kami nagharap ni Ragnar. Naiilagan ko yung pana niya. Ayaw kong magpa-distract sa kanila mga ka-explore. Kasi kailangan ko unahin yung makaabot doon sa kailangan ko makaabot doon sa lagusan na sinasabi ni kaibigang Ibatan. Sumusunod talaga sila. Yan o. Hindi ko muna lalabanan yung mga yan. Naramdaman nila na hindi ko sila labanan ngayon, kaya lumalakas yung loob nila. Harap-harapan talaga sila nagpapakita sa akin. So, magantay lang kayo. Matapos ko lang tong inutos ni kaibigang Ibatan, tatapusin ko talaga kayo. Kapag hindi kayo tumigil dyan sa kasamaan nyo. Yan yung dalawa o. Lakas ng loob nyo. Yan o. Saan na kaya yung sinasabi ni kaibigan Ibatan? Sumusunod pa rin kaya yung dalawa. Kaya banda mo sinasabi niya kay Bihag Ibatan. Lumalakas na yung ihip ng hangin. Parang ito na yata mga ka-explore. Yung malaking bato. Ito na. Dito na tayo. Ito na sinasabi ni kaibigan Ibatan. Kaibigan Ibatan, nandito na po ako. Saan po kayo?
kaibigan. Nandito na po kaibigan yung batang. Kaibigan. Kaibigan. Ano pong gagawin ko dito sa isa? Sige po. Basbasan niyo po. Sige po. Diyan na po yung isa ko, kaibigang ibatan. Sige po. Salamat sa iyong basbas, kaibigang ibatan. Pati katawan ko, binasbasan niyo. Hindi ko na itong gamitin doon sa kalaban. Salamat po, kaibigang ibatan. Kaibigang Ibanos, nandyan po ba kayo? Para may naramdaman akong isa pang duwende. Kaibigang Ibanos, ikaw po ba yan? Ah, hindi. Sino po ba kayo? Kinadala kayo ni kaibigang Ibanos? Nasaan po ba si kaibigang Ibanos? Ganun po ba? So, kaibigan, gusto ko pong malaman kung ano na po yung kalagayan ni kaibigang Mangkiting po ngayon. Talaga po? Pinahirapan ang sobra si Mangkiting doon sa loob? Pinapakain po ba si Mangkiting doon? Hindi po. Okay, kaibigan, pwede mo bang ituro sa akin kung nasaan po yung lagusan kasi nagkausap kami ni Mangkiting na nasa ano daw siya. Hindi ko siya makita, nasa loob ng lagusan. Pero yung lagusan, hindi ko talaga makita kung saan. Ituro mo yung area. Hahanapin ko na lang doon kung nasaan doon, basta doon sa area. Sige po. Kailangan ko nang mabawi si Mangkiting, kaibigan. Sige po. Paalam, kaibigan. Sige po. Paalam din, kaibigang Ibatan. Maraming salamat po. Sige po. So, yan mga ka-explore, no? Itong itang natin, pwede na natin itong gamitin. Laban kay Ragnar. So, kailangan nating iligtas yung kasama niya. Pero kung hindi talaga kaya, napipilitan tayong labanan din yun. Dahil masama na rin yun ngayon. So, sabi nung kaibigang Duwende na ipinadala ni kaibigang Ibanos. So,
tinuturo niya sa atin kung nasaan yung area na kung saan nandun yung lagusan at doon niya dinala si Mang Kiting. So hanapin natin. So yun mga ka-explore, tara patuloy tayo.